Congressman, in an earlier interview on this channel, one of your colleagues, Congressman Johnny Pimentel, also said that it's been, in so many words, the advocacy of the Makabayan Bloc to oppose every administration. Is this what it's all about? You speaking out and asking those questions, was it all because, or is it all because you oppose every single administration? I think yan po ay extreme na position, Ms. Carmina, dahil at sa atin po, if we check the voting record of the Makabayan Coalition, including Kabataan, Gabriel, and Act, sa dami po ng mga pinasang bills sa lower house, ilang percent lang po dyan ang no yung aming boto. Which means kung nakita naman namin okay ay isang bill, we vote yes to that. Pero po kapag hindi tama isang bill o mali ang proceeding sa house, based on our house rules at sa constitution mismo, then kailangan po namin magsalita. We might not have the numbers inside the house, pero dala po namin ang aming prinsipyo. Dala namin ang paninindigan na dapat the voice of the people should really be heard and acted upon inside the lower house. Congressman, without the relentless questioning of the members of the minority throughout the budget deliberations, particularly regarding contingent, confidential, and intelligence funds, what do you think would have been the fate of the said funds and the agencies involved? Tingin po natin, Ms. Carmina, kung hindi tayo nag-bring up ng issue na ito, hindi natin ito talaga tinalakay sa bawat ahensya na merong confidential fund or intelligence fund, then hayaan lang eh ang current na nangyayari wherein kahit ang mga agencies na hindi naman in line sa mandate nila ang surveillance or maniktik ay mabibigyan pa rin ng confidential fund or intelligence fund. Also, ang decision ng House leaders, kahit na hindi pa ito incorporated sa version ng national budget, yung pagtanggal ng OVP and debt and confidential funds, that is a step in the right direction. Ngayon, para tuloy-tuloy na nasa tamang direksyon na talaga tayo, dapat dagdag pa sa OVP at DepEd, ang iba pa mga agencies, tanggalan na rin ng confidential funds. Since in our country right now, malinaw naman ang mga dapat paggagastusan. Wala nang dapat isekreto. And also, saan dapat i-realign yan? Kung marirealign, hindi sa iba pang mga confidential fund. I-realign na po sa mga ahensyang nangangailangan. Now that it's up to a small committee to realign these funds to the agencies that need it the most, how transparent will the process be? Will you just see it after they've realigned? Talk to us about this whole process, Congressman. Ang mangyayari na lang po, all proposed amendments, kabilang ang pagtanggal sa OVP and DepEd confidential fund, ang mga gusto din natin to increase the budget of our state universities, reverse the budget cut on health, lahat po niyan dadaan na lang sa small committee. Now, since the small committee is not really a body na part po ng nakasulat na structures sa House of Representatives, ibig sabihin parang informal group lang siya. Magagather lang siya ng mga amendments, tapos ipoprocess niya, magde-decide alin ang mag-move forward, alin ang hindi. At yun ang kanilang dadalhin, diretso na sa bicameral conference committee, kasama na ang mga delegates ng Senado. So, pag ganun po, ang nangyayari, ang mga amendments, hindi na siya mabibigyan ng chance for inputs ng lahat ng mga members of the House. Na yun sana ang mangyayari kung sinunod lang ang kung ano ang process at hindi na shortcut dahil sa certification as urgent ng Pangulo. So ano pong mangyayari dito? Mag-iintay na naman sa budget deliberations next year o di kaya mag-iintay na lamang sa mga audit observation report mula sa COA? Well, ang isa po dyan, aantayin natin kung ano ang magiging mga amendments na nagagawin ng BICAM hanggang sa, well, kung ano man ang final version ng budget, yun ang pipirmahan ng Pangulo. Yun na lang ang ating way para makita alin ang mga na-amend, alin ang hindi. Tapos, yes, for 2024, yun, babantayan na lang natin paano nagagastusin ang pera ng bayan with that budget signed by the President. Would you still consider this a victory, though, for the Makabayan Bloc, a result of your relentless questioning at the House of Representatives?
Yes, tingin po natin naging bunga ito. This is partial victory, a step, no? One step in the right direction. At bunga din ito ng pagtatanong na ating mga kababayan without the Filipino people. Sa kanila naman natin ito utang eh. Kasi pera ng bayan ang pinag-uusapan. Yun lang naman ang ating gustong matiyak. That every peso that's well spent, no? And ang mga dapat pondohan naman, especially social services, doon na ilagay ang mga confidential funds. You know, it wasn't only the Office of the Vice President, the Education Department. There were a lot of agencies as well that really bore the brunt of that relentless questioning coming from the minority, Congressman Manuel. What was apparent to you throughout the deliberations and the way the budget has been passed for fiscal year 2024, how reflective is it of the signs of the times and the transformation that you want to see in the country and the leadership and goals of this administration? How reflective is the budget of those goals and the transformation this administration promises? In our explanation of vote, kaya tayo nag-no sa proposed 2024 national budget as it is right now. Kasi tingin po natin, with that budget, it reflects na wala talagang bagong Pilipinas. Still, a huge chunk, no? Pinakamalaki sa national budget, we allot that for debt servicing, pambayad utang lang. Kasunod ay big ticket infrastructure projects. Tapos pangatlo na pong education, which is supposed to be, based on our constitution, siya ang pinaglalaanan ng pinakamataas na budget allocation. Kaya with that, ano, nakita natin kung ano ang budgeting framework ng mga nakaraang administration, ganun lang din sa ngayon. Malulubog lang din tayo sa utang, ang mga mayroon na pangangailangan like classrooms, ang mga hospitals at iba pa, tinuturing na small time investment, pero pag mga big ticket infrastructure under the Build Better More, yun ang pinagpupukusan kasi that entails the projects with bigger amounts, no, yung contracts doon, mas malalaking amounts ang involved. Kaya with that, kung hindi talaga substantial ang amendments, still, no, we are in this cycle. Ganun pa rin under the Marcos Jr. administration. Congressman Raul Manuel of the Kabataan Party List, thank you so much for taking our call. Really appreciate it. Thank you po, Ms. Carmina. Good afternoon. Good afternoon at salamat din po.